Perlas ng silanganan ang larawang naisip ni Rizal habang siya'y nakapiit sa Maynila. Ngayon, hindi na sa puting perlas nating mayahambing ang ating mahal na siyudad. Sa masikip na pusod nito, may natuklasang kaming lugar na nakabalot sa ibang kulay. Mistulang iniwan ng gera ang bahagi nito ng tondo. Ang sitio Damayan o ang binansagang Smoky 2. Araw at gabi, walang katapusan ang usok. Biro nga ng mga taga rito, mababa lang daw ang ulap. Ngunit ang hika ng mga tao, katibay ng matinding polusyon. Bakit? Kahit hindi pa kayo nakatira dito? Para raw mabuhay dito, kailangan ng diskarte. Mabait si Monica, no? Ayon. Kaya kahit ang mga tira-tirang uli, sinisimot pa. Tulad na lang ng ginagawa ng 9 taong gulang na si Maya. Siya ang bunso sa 7 magkakapatid. Talagang mausok, no? Talagang magtapang. Opo. Marami rin bata nagtatrabaho rito? Opo. Pero mga kapatid mo? Hindi po. Nadudulog po sila sa bahay. Eh bakit sila hindi nagtatrabaho dito? Nag-aalaga din po yung ate ko na ano, sa pamangkin ko. So, anong nangyayari dito? Pwede mo ikwento sa amin? Ginagawa po nila dito, nagtatrabaho din po. Ano? Nagtatrabaho po. Ayan po ginagawa po uling. Sinasalansan nila po. Yan ang ginagawa uling? Opo. Mukhang galing sa bahay na dinimolish ito, no? So, yan ang sinusunog? Opo. Okay, pero hindi ito ang ginagawa mo? Hindi po. Ikaw na mamulot ka lang ng mga uling na? Opo. Yung amoy at saka yung tapang ng usok dito, napaka-toxic. Kung tutuusin, malayo dapat dito ang mga bata. Pero araw-araw, laman ng ulingan si Maya at ang iba niyang kaibigan. Masakit yung tiyan niya. Nung nakaraan nga lang, nung karang Martes, nadatnan ko yan siya dyan. Nakahiga sa upuan namin. Nilalaglag siya. Wala nang asawa si Aling Nida at nakikitira pa sa kanila ang tatlo niyang apo. Eh, iyan naman po talaga, parang pinag-usapan namin yan na kung po pwede. Hindi ko naman siya pinipilit na magtrabaho. Kasi nga po, kapos ako sa budget ko sa araw-araw. Papatulong ako na kung pwede, manguhuwa siya ng uling para pang ano, suporta dun sa ano namin.
Bakit ka nagtatrabaho rito imbis na naglalaro na lang katulad ng ibang bata? Wala po kasi kaming pambayad ng ano, solar. Mga solar lamp ang nagsisilbing ilaw sa maraming bahay dito. Wala kasi silang kuryente. Kaya nakaasa kay Mayang kung makakailaw ba sila o hindi. May bayad na 8 piso kada charge araw-araw. Meron na direk. Kanyang bako ko dito. Ang mga kinolekta niya sa kalahating araw. So, pag ganyan na lang, nagre-repack na lang, kanya lang tumutulong. Opo. Ako lang po taga-repack ng ulong nila. Inire-repack niya kasama ang kanyang ate. Pero ko naman. Magkano yan? Ano, dalawang sampo saka sampong pagpipiso naman. Saka inilalako sa mga kapitbahay. Limang piso ang halaga ng bawat balot. Sa container na ito, chinacharge ang mga solar lamp ng Sitio Damayan. Proyekto ito ng Life Project for Youth, isang NGO. Araw-araw dinudumog ito ng mga residenteng ayaw makibahagi sa illegal na jumper ng ilan nilang kapitbahay. Kapalit ng kanyang pagtatrabaho sa Ulingan. May ilaw ngayong gabi ang bahay ni Namaya. Ito ang Smoky Tours na itinatag ni Juliet Cui, isang Dutch na matagal nang naninirahan sa Pilipinas. Isa raw itong halimbawa ng moral tourism na tinatangkilik ng maraming foreigner na dumadayo sa bansa. And we spoke to another foreigner and we asked them what the best thing that they'd ever done, like if they did in the Philippines. And they said this. They said this is like... It gave him a really good perspective on what life is like in the Philippines. He said this was the most eye-opening experience. Taong 2011 na magsimula ang Smoky Tours. Pakay nito makakalap ng tulong para sa mga residente ng Sitio Damayan sa Tondo. O mas kilala bilang Smoky 2. Yeah, I started it. I'm the one started it. 2011. Okay. Small. Bakit? Because I used to be a lot in that area because I was volunteering for Baja Germany, Martin de Porres. And every time I walk there, something happens inside. You will see. Marami raw katulad niyang dayuhan na hindi lang nais mag-enjoy sa Pilipinas, kundi mamulat. Sa loob ng tambakan ng basura, tila lahat na re-recycle.
maging ang pagkain. Isang turista ko lang ang kumain dito from Malaysia. Talagang bumili siya and then kinain niya sa harapan ko. And then sabi niya sa akin, "Nimba, want to try?" No. Bakit niya ginawa yan? Kumain siya kasi gusto daw talaga niyang nag-tour siya. Ma-experience na talaga niya na talagang nag-tour siya. Birthday niya ngayon. Ang birthday niya? Happy birthday! Long saw you later. Long saw you later. Long saw you later. In the glory. In the glory. In the glory. In the glory. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! May tatlong bahagi ang tour. Una sa tambakan. Sunod sa mga eskinita ng mga kabahayan. Mga inaasahan mong makikita kung matagal ka na sa Maynila. Pero ang huling bahagi ng tour, ang sa hindi naming aakalain. Mula sa itaas, tila isa itong natutong na bahagi ng tundo. At nang pasukin namin ito mula sa ibaba, halos hindi kami makahinga. Yan, sa sobrang kapal ng usok. Bap, di, ang mata ko. At saka, papaubo ako, at saka... Maraming residente rito ang mga pinaalis mula sa original na Smoky Mountain na matatanaw mula rito. Puro mangingisda lang daw ang nakatira rito noon hanggang dekada 60. Yung mga tao na sa paligid lang kasi pariman daragat kasi nangingisda na sila noon. Okay, so fishing village siya. So na fishing village, sa gilid lang sila. Palaisda. So sa gitna, yun, nagtambak sila ng basura. So naging laso na yung dagat, so hindi na sila nakapangisda. So naisip-isip nila na ang basura na to pala pwedeng maging hanap buhay. So binenta nila yung mga gamitan sa pangingisda and then nag-umpisa silang maging scavenger. Noong dekada 80 at 90, naging pamosong Smoky Mountain bilang mukha ng kahirapan sa bansa. Sa loob ng mahigit 40 taon, dito tinambak ang lahat ng basura mula Maynila, Malabon at Navotas. Tinawag na Smoky dahil sa usok na nililikha ng methane na galing sa basura. Isinara ang tambakan noong 1995. Ang mga dating nangangalakal, nagsitayo ng mga ulingan. Mula sa mausok na tambakan, ngayon nalalanghap na nila ang mas malalang usok ng ulingan. Sa Sitio Damayan, ang mga pugon ay nagbubuga ng iba't ibang uri ng hanap buhay. Katulad ni Mayang, naglalako ng uling at pako ang tropa ng magpipinsang simbahon. Na nabibigla din ang lalaki ko. Kung naman to hilaw pa, oh! Oh, ayan, ayan, oh! Kita na? Balayin mo po, oh. Hilaw po. Sige, sige! Hilaw yan. Ah! Ano po? Tara. Itay po! Tama ni. Itay mo yan. Malapit na tayo makmatapos. Pero may regular din na trabaho ang mga batang ito.
Bahagi sila ng assembly line ang pagawaan ng uling ng kanilang lolo na si Mang Tony. Dati magsasaka sa Cebu si Mang Tony. Noong 2002, lumipat siya sa Maynila. So ano na ho ang naging hanap buhay niyo rito? Dati nagtinda ko. Pagkawala na akong tinda, ganito ng hanap buhay namin. Paano niyo naisipan magtayo ng ulingan? Medyo maganda-gandang hanap buhay. Pero kuan lang, medyo marumi, pero madali lang ang tila. Dalawa lang ang industriya rito, basura at ulingan. Hindi katulad ng pangangalakal ng basura, kailangan ng puhunan ng pag-uuling. Nasa 350 pesos ang isang order nito ng kahoy galing sa dinimolish na bahay. Isang linggong trabaho lang ang kailangan para kumita sa pag-uuling kumpara sa ilang buwang paghihintay ng pagtubo ng pananim. Medyo sabi nila maganda-ganda daw dito ang hanap buhayan. Sa amin, magtanim lang din ng mais, kamuting kahoy, saging. Mabuti dito kay pagdating namin, may puhunan ni nga maliit. Among nunegosyo, ngayon, pagkatapos, may ulingan, ito po negosyo namin. Nagtitindahan kong gamay, anak, maliit, ang tinda ko. Ito lang, hanap buhay namin. Kung hindi niyo ginagawa ito, ano yung hanap buhay niyo sa akin? Hirap na hirap. Kung hindi na mo ginagawa ito, mahirap. Ito lang paninda mong kuan sa... Wala ibang trabaho rito kundi ito? Oo, oh, ito lang. Lahat kami dito, ang trabaho namin, ito lang. Uling. Bagamat ang bilis ng pasok ng pera sa uling, may malaking singilan sa kalusugan. Medyo may hika, anak, pero sa pang kain, wala man. Sa mga tao rito, sa tingin nyo, may epekto sa kalusugan nila? Medyo. Nanguri sa video camera, but tagpo ang patay. Sabi sa ebensya mo, nabuhay kami yung di maubos. Bawat miyembro ng pamilya ni Mang Tony tumutulong sa negosyong ito, mula sa anak hanggang sa apo. Ilang hakbang lang mula sa kanilang pugon ng kanilang bahay. Gusto niyo bang dito na sila magtrabaho? Ay, hindi. Gusto ko sa mga apo ko nga. Sa kaawahian, may mga hanap buhayan sila nga medyo maganda. Pero kami mga mahirap. Amo lang gi kuan. Nagtiis lang kami. Isa sa mga apo ni Mang Tony si John Paul. Noong Disyembre lang siya nagsimula magtrabaho sa ulingan. Nasira kasi ng bagyo ang tahanan ng pamilya niya sa Bulacan. Sa kanyang araw-araw na pagbabad dito, tila nakalimutan na niya kung ano ang itsura ng ibang tanawin. Pinikwento lang po ng mga nanay ko na inaano lang nililibot po ako ng mga chewing ko sa ano. Wala pa po akong isip yung dinala ko. Hindi magtatagal, magbabago rin ang kanyang tanawin. Bilang na kasi mga araw nila sa Sitio Damayan. Paaalisin na sila ng National Housing Authority dahil gagawin ang pantalan ng sitio para sa mga barko magdadala ng basura ng Maynila patungong Bulacan. Kahapon, sinimulan na ang demolisyon ng mga bahay ng mga informal settler dito na hindi napabilang sa sensus sa lugar noong 2012. Halos lahat, wala pang lilipatan. Saan sila matutulog ngayong gabi? Hindi. Uling ko naman sa kanila.
dito lang muna habang inaayos pa namin itong mga gamit namin. Dito sa kalye? Oo, dito lang muna. Walang bubong? Oo, walang bubong. Paano kung umulan? Hindi. Taplog na lang ng plywood. Ano na lang muna. Ang pamilya ni Mang Tony, kabilang sa mga na-census ng NHA na may bibigyan ng lilipatang bahay. Anong mangyayari sa inyo? Iwan ko lang siya. Anong mangyayari sa amin? Palisyo na. Hindi pa may alam. Sa kayo lilipat? Sa... ano? Malayo mo daw. Tanhay o ano ba, lugar na puntahan namin. Hindi pa may sigurado kasi hindi pa may nakapunta. Nagsimula na nga ang demolisyon. Sa taong 2015, malinis na raw ang tatayuan ng bagong pantalan ng tondo. Ang karamihan ng mga tahanan dito magiging tambak na kahoy na posibleng lulutuin din sa ulingan sa ibang lugar. Ang mga pamilya nila Mayang at John Paul naman ililipat daw sa Tanay, Rizal, kung saan makakalanghap din sila sa wakas ng malinis na hangin. Hindi lang tiyak ang hanap buhay doon. Kaya maaring babalik din sila sa nakakahika at mapanganib na siyudad. Mula sa Sitio Damayan sa Tondo, ako si Howie Severino at ito ang Eyewitness.